Ngunit, dahil kay Mayor, pinilit kong panoorin, pinilit kong pakinggan ang mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Tumakbo ang panahon, lumakad ang kampanya, marami akong napanood sa kanyang mga pahayag. Aaminin ko, dati wala akong bilib dyan. Hindi ako bumibilib dyan sa tao na yan. Pero, sa bawat sandali, sa bawat debate, sa bawat programang na siya'y pinanood ko, ngayon nalalaman ko na. At ngayon naiintindihan ko kung bakit siya ang pinili ni Mayo. Kung bakit siya ang vice presidente ni Rodrigo Duterte. Alam kong magkakaroon ako ng suliranin sa kaibigan kong tumatakbong vice presidente na nasa kabilang partido. Pero ang usapin na ito, itong eleksyon na ito ay hindi pagkakaibigan. Itong eleksyon na ito ay usapin ng revolusyon. Kung ano ang tama, kung ano ang dapat, at kung ano ang sinasabi ng pinuno. Itong oras na ito ay niyayakap ko at aking ipinakikiusap sa lahat ng mga Muslim Pilipinos na buksan po natin ang puso natin kay Alan Peter Cayetano. Naniniwala po ako na nasa puso na niya ang federalismo. Naniniwala po ako na nasa isip ni Alan Peter Cayetano ang kapayapaan. Naniniwala po ako na ang adhikain ni Mayor Duterte ay na kay Alan Peter Cayetano. Kaya mga mahal kong kapatid, ako po si Abdul Aziz Padilla, nakikiusap sa mga Muslim Pilipinos na bigyan po natin ng pagkakataon si Alan Peter Cayetano. Kailangan po siya ni Mayor. Kailangan po siya ng bagong Pangulo. Kailangan po natin ang isang matapat at masasabi po natin handang ibigay ang buhay kay Mayor. Naniniwala po ako na yan ay nasa katauhan ni Alan Peter Cayetano. May utang ka sa akin, Peter. Hindi mo na ako maniningil ngayon. Pero dapat makita ko sa iyo na tunay na dadalhin mo ang kapayapaan sa akin, mga kapatid. Mabuhay ang revolusyon, mabuhay ang dukay.